everyone, it's me, Angel. Welcome back to my YouTube channel. So sa mga nagtatanong dyan guys tungkol sa kung pwede bang makapag-loan kay SSS, no? From employed to voluntary. Okay, so sa mga first time palang mag-loan dyan kay SSS guys, aware naman na siguro kayo no, na kailangan nyo ng 36 months contributions bago kayo makapag-first loan kay SSS. Para naman doon sa mga employed at naging voluntary na gustong mag-loan kay SSS, ganito po, kailangan nyo po ng updated 6 months contributions as voluntary bago kayo makapag-loan kay SSS. So for example, ngayon ay April 2024 at gusto mong mag-loan at voluntary ka, no? So dapat po, meron kang 6 months contributions. So for example, meron ka dapat na contributions from October 2023 to March 2024. Sa mga nagtatanong kung bakit ganito yung policy ni SSS, ito po kasi yung sukatan ni SSS, no, kung meron ka nga bang capacity to pay sa iyong loan. Of course, dahil ayaw naman ni SSS na tinggay yung loan mo, magkaroon ng penalties at dahil hindi mo kayang bayaran. Kaya sa mga employee dyan guys, bago kayo mag-render ng iyong resignation, i-check nyo muna yung financial status nyo. Kung kaya nyo nga ba kahit hindi kayo maglo-loan sa SSS. Dahil guys, may mga company po na once nag-render ka na ng resignation, hindi na po sila nag-a-approve ng loan nyo sa SSS. No, i-check mo muna yung financial status mo. For example, pag-render mo ng resignation after sa company na yan, may malipatan ka naman agad and feeling mo naman kayang-kaya sa budget kahit mahog yung sahod mo. So, huwag ka na mag-loan. Pero kung feeling mo guys, talagang hindi kakayanin, no? Bago ka mag-render ng resignation, mag-file ka muna ng loan. At pag na-approve na, tsaka ka mag-render ng iyong resignation letter. Dahil maraming ganong nangyari, no? After nila mag-render ng resignation guys, kung kailan sila patapos na sa company, tsaka sila magpa-file ngayon ng SSS loan. Kapag hindi na yan i-certify ng employer nyo guys, wala na rin talaga kayong magagawa dyan at hindi nyo sila mapilit. Pero ako guys ha, as an HR, and ako naman ang nag-a-approve ng SSS loan, ako ang nagse-certify, hindi ko na yan dinadirect pa sa management to approve na nahingi pa ng request para i-approve yung loan na ganito sa SSS. Kasi unang-una, hindi naman si employer ang magbabayad niyan. Si employee naman, di ba? Basta ako, kahit nag-render na siya ng resignation, as long as nasa company pa siya, no, sinicertify ko talaga yung SSS loan ng tao. Naintindihan ko naman, wala nang sahod yan eh. Hinuhold na ang sahod yan, di ba? Dahil sinasama na yan sa last pay. Especially guys, mayroong mga company na 1 month talaga ang hold ng salary. Oh, ako, sa previous salary ko, 2 company na ganun ang policy guys. 1 month salary ang hinuhold para yun ang sinasama doon sa last pay ng tao. So, pumapasok yung tao na wala ng budget yan, di ba? Pero of course, hindi ko rin naman mapilit yung ibang HR kung ganun yung policy nila sa company. Basta sa akin lang, hindi naman utang niya ni employer, utang naman niya ni employee. Responsible naman dyan si employee. No, kung hindi niya yung bayaran, hindi bahala siya, magkaroon siya ng penalties dyan at darating yung araw na kailangan niyang magbayad, ay mag-loan sa SSS, di siya makaka-loan. Kasi yung loan niya, hindi niya binabayaran, di ba? So, ayun lang naman ang aking opinion para sa mga grander na ng resignation at gustong mag-loan. So, that's all for my video for today. Sana ay naliwanagan po kayo, especially doon sa mga voluntary na ngayon. Thank you so much for watching everyone. God bless!